Walang imposibleng hindi natin kayang gawin kung tayo ay pursigido at determinado na gawin ang nais natin. Sa kwento natin ngayon ay ibabahagi ko ang kwento ng isang dating monghe na ginugol ang buong buhay niya sa pagtatayo ng isang simbahan nang mag-isa sa tulong na rin ng ibang mga taong may mabubuting kalooban ay nagawa niyang magawa ang kanyang ipinangako na isang cathedral na kanyang gagawin kung siya ay gagaling sa kanyang karamdaman. Mga kakwentuhan, mag-iiwan lang ako ng isang paalala na hindi lahat ng nasa videong ito ay 100% sure na tama lahat ng impormasyong ibabahagi ko sa inyo. Lahat ng mga impormasyong ito ay base lamang sa mga ginawa kong pananaliksik online at hindi gawa-gawa lang. Bago tayo magsimula, maaari bang mag-subscribe sa mga kwento ni Sam at i-hit ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Sa nagdaang 58 taon ng kanyang buhay, isang 93 taong gulang na dating monghe ang nagtayo ng kanyang magnum opus, isang cathedral sa Madrid, Spain. Si Justo Gallego ay walang formal na pagsasanay sa arkitektura. Lumikha ng walang formal na mga plano para sa isang simbahan at sa karamihan ng bahagi ng paglikha nito ay walang mga permit sa pagpapatayo ng gusali mula sa lungsod. Ngunit si Gallego ay patuloy na nagtayo sapagkat ang Diyos lamang ang makakapigil sa kanya. Sabi niya, ipinanganak sa isang pamilyang magsasaka, lumaki si Gallego sa isang pamilyang Romano-Katoliko. Matapos na mahinto ang kanyang pag-aaral dahil sa civil war sa Espanya noong 1930s. Pinili ni Gallego na pumasok sa isang monasteryo ng Trappist upang maging isang monghe at di naglaon ay lumabas din siya dito noong nagkasakit siya ng... Gumawa siya ng panata at nangako na kung sakaling siya ay gagaling sa kanyang karamdaman ay magtatayo siya ng isang dambana para sa Our Lady of the Pillar. Nagsimula siyang magtayo ng isang katedral sa isang lugar na minana niya mula sa kanyang mga magulang. Sa loob ng 50 taon, nakalikha si Gallego ng isang kabuuang sukat ng area na nasa paligid ng 8,000 square meter. Hindi ka panipaniwala, ang katedral din ay mayroong isang lugar o underground, pati na rin isang katabing complex minor chapel, cloister, lodgings at isang library. Ang dome o ang pinakatuktok ng pangunahing gusali ay mayroong 40 metro ang taas at may haba na 12 metro. Sa maliit na halaga na kanyang pera para sa kanyang proyekto, ibinenta ni Gallego lahat ng kanyang pag-aari kabilang na ang kanyang tahanan upang ituon ang pansin sa paglikha ng isang katedral na siyang kanyang ipinangako. Karamihan sa kanyang mga materyales sa gusali ay recycled mula sa iba pang mga lugar ng construction at sa isang kalapit na pabrika ng bricks o isang klase ng hollow blocks kung sa atin. Habang nagawa niyang mag-isa ang karamihan sa gusali, nakakuha siya ng kaunting tulong kasama ang kanyang mga pamangkin at mga lokal na voluntaryo sa paggawa nito. Ngunit, anuman ang mangyari, ang katedral ay isang gawain pa rin ang iniisip ni Gallego. Kahit na nagtatrabaho si Gallego sa istruktura ng higit sa 5 dekada, alam na alam niya na malayo pa ito upang matapos niya ang katedral. Literal na inaakyat ni Gallego lahat ng mga kailangang gawin upang maisagawa ang kanyang nais na katedral na walang anumang gamit na mga heavy equipments mula umaga hanggang sa maghapon. Ngunit sinabi ni Gallego na hindi siya nag-aalala na darating ang panahon na mahihinto ang paggawa ng katedral na ito dahil inaasahan niya na makukumpleto pa rin ito ng iba sa oras na siya ay mawala na sa mundong ito. Ninanais din ni Gallego na kung siya man ay mawala sa mundo
ay dito siya ililibing sa katedral na siyang simbolo ng kanyang panghabang buhay na gawain. Habang ang ilang mga residente na nakapaligid sa lugar ay nakita na ang katedral ay isang nakakapangilabot na gawain. Ang iba naman ay nakikita ito bilang isang nakakainganyong atraksyon pang turista at ang pagpapakita ng hindi kapanipaniwalang pag-ibig at pananampalataya ng isang tao. Hanggang ngayon si Justo Gallego ay nasa 94 na taong gulang na at patuloy na itinataguyod ni Gallego ang kanyang katedral araw-araw. Dahan-dahang tinatapos ang kanyang naging ipinangako sa Our Lady of the Pillar. Bago tayo magtapos, shoutout nga pala sa mga masugid na sumusuporta sa channel na ito. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan.